From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Kaibigan, itong pang sampung serye ay pinamagatang God gives you the ability to be wealthy. Ang ating key text ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy 8:18. Ang sabi, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Alalahanin mo ang Panginoong Diyos sapagkat Siya ang nagkakaloob, nagbibigay ng kapangyarihan, ng abilidad upang magkaroon ka ng kayamanan. Ang sabi sa atin sa Exodus 31 verses 1 and 2, "Then the Lord said to Moses, See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, with skills, ability, and knowledge." Ang Diyos ay nagkakaloob nung lumang tipan, nung bagong tipan, hanggang sa ating kapanahunan, patuloy na nagkakaloob ang Diyos. Why giving poor people your money does not solve the problem? Kung gusto mong makatulong, merong isang statement si Stephen Covey, ang sabi niya, "You give a man a fish, you feed him for the day. You teach him how to fish, you feed him for his lifetime." Ah, kaibigan, ito ang dapat mong matutunan. Yung pagkakaroon ng abilidad, hindi yung pera. Why? Ang ability, a natural tendency to do some or things successfully or well. Yung natural tendency to do something, huh? Something successfully. Ang sabi nga noon, ang pangalawa na meaning ng ability, a high degree of intelligence or competence. Yan ang abilidad. At ang pangatlo, a particular gift for doing something well. Wow! Yan ang ability. Kung meron ka niyan, yan ay kaloob na galing sa Diyos. Huwag mong ipagmamayabang yan. Gamitin mo yan sa tama at wastong paraan upang ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Sabi dito, meron tayong kinakailangang malamang mga prinsipyo upang lalo tayong pagpalain. Ito ay hango doon sa aklat ni Tom Butler Bowden na Prosperity Classic. Itong mga principles na ito na dapat mong malaman, ito'y lima. Una, principles of attracting wealth. Principles of creating wealth. Principles of managing wealth. Principles of leveraging wealth. At ang panglima, principles of sharing wealth. Ang mga prinsipyong ito ay napakahalagang malaman mo sa iyong buhay kung gusto mong lubusang pagpalain ka ng Diyos at ikaw ay umaman sa tamang paraan. Ang prinsipyong ito, principles of attracting wealth, ito ang mga sumusunod. Una, recognize God as the source of everything you have. God is the source. Diyos ang pinagmumulan. Yan ang unang prinsipyong dapat mong malaman upang maka-attract ka ng iyong lubos na kayamanan. Pangalawa, the law of giving returns more to the giver than they contribute. Tandaan mo yan, kaibigan. The law of giving returns more to the giver than they contribute. Ang iniisip ng marami, pagtutulong sila, hihirap ang buhay nila.
mali. Kung walang Diyos, po pwedeng mangyari yan. Pero meron tayong Diyos na nagpapala at nagpapasagana sa atin. Ang pangatlo, to receive good things, first you must cleanse your mind with clutter and negative emotions. Dapat malinis at busilak ang iyong puso, ang iyong isip, nang ikaw ay makatanggap ng lubos na pagpapala at bendisyon na galing sa itaas. Napakagandang bagay yan. Ang pang-apat, na ito'y mahalaga, praise God and bless whatever you have. Purihin mo at pasalamatan ng Diyos kung anong meron ka. Ha? At ang panglima, gratitude is the key to abundant life. Gratitude, yung mapagpasalamat na puso, ang susi ng masagana na pamumuhay. Kailangan tandaan mo yan, kaibigan ko, upang maka-attract ka ng marami pang mga kayamanan sa iyong buhay. Ngayon, ang pangalawang mahalagang prinsipyo, principles of creating wealth. Mahalaga rin ito. The foundation of prosperous life is character. Alam mo ba na ang character ay bankable? Pag mahusay ang iyong pag-uugali, marunong kang magbayad, maski wala kang puhunan, yung mga mahuhusay na negosyante, pahihiramin ka at tutulungan ka. Yan ay nangyayari sa maraming Chinese community at sa iba pang mga negosyo sa ating kapaligiran. Character is bankable. Number two, do more than is asked. Go the extra mile. Yung second mile ay mahalaga. Yung ikaw ay gagawa ng higit pa sa mga hinihiling ng iyong mga kaibigan, yung pabor na iyong ipinagkakaloob sa kanila ay nagkakaloob sa iyo ng oportunidad upang lalo kang mabigyan ng bendisyon at pagpapala ng iyong kapwa. Pangatlo, whatever you do, do it in an outstanding way. Kung ano man yung negosyo mo, gawin mo yung the best mo upang yung mga taong nagpapagawa sa iyo, yung iyong mga customer, ay matutuwa. Matutuwa sila. At hindi sila lalayo sa iyo, kundi yung mga oportunidad na dadating pagdating ng araw ay ipagkakaloob sa iyo. Ganyan sa negosyo. Pagbutihin mo, hindi kung ano lang yung bayad, yun lang ang i-re-render mong business, malayo ka sa pagpapala, kaibigan, pagka yun ang prinsipyo mo. Para kang laging nalulugi. Dapat gawin mo yung the best mo, ang tao'y matutuwa sa iyo. Ang biyaya ng Diyos ay malapit pa sa iyo. Ang pang-apat, thinking big is the basis of all great enterprises and fortune. Huwag kang makontento sa iyong kalagayan ngayon. Kung nagpapasimula ka ng maliit, well and good. Pero tandaan mo, yan ay pasimula at yan ay magtatapos sa malaking bagay kung hahayaan mo ang Panginoon na gagawa para sa iyo. Huwag mong limitahan ang paggawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong limitahan ang ipagkakaloob ng Diyos para sa iyo. Kaibigan, mahalaga yan. Ang panglima, the purpose of entrepreneurship is to deliver satisfaction and value. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung ano man yung ating mga customer o yung mga kasama natin sa pangangalakal, dapat total satisfaction at saka yung kanilang mga kinakamtan ay meron bang money pack guarantee yan? Yun ba'y hindi sila lugi pag sila ay nakasama mo sa negosyo? Yun yung mga tanong na dapat na bigyan mo ng linaw. Ang pang-anim, all wealth is created first in the mind. Tandaan mo yan. It will not come by accident. Ang pang-pito na pinakamahalaga, wealthy people create money producing system. Kaibigan ko, dapat mong tandaan yan. Wealthy people create money producing system. Ngayon, ang pangatlong prinsipyo na dapat mong tandaan, principles of managing wealth. Maraming mga tao ang marunong kumita ng pera, pero hindi sila marunong mag-manage. Kaya sila ay kikita, pero madaling nawawala. Bakit? Wala sila ng abilidad na mag-manage. Ito ang mga prinsipyong malaman mo. Number one,
live within your means. Ibig sabihin, ikaw ay hindi lalabis sa iyong kinikita upang patuloy kang pagpapalain. Pangalawa, plan your spending, document your spending as much as possible. Planado ang iyong paggastos, meron kang budget, ibig sabihin, sa ganitong paraan ay nagagawan mo ng paraan kung meron kang kita sa loob ng isang taon, nakikita mo, meron ka ng projection at alam mo na, meron ka ng idea sa iyong negosyo. Ang pangatlo na bagay na dapat mong tandaan sa pangatlong prinsipyo, savings allow you to pick up bargains. Kung meron kang big amount, spot amount, pwede kang tumawad doon sa mga ibinibentang sasakyan o kaya property, nagtatawaran kayo kung meron kang cash. Pero kung ilo-loan mo yan, hindi ka pwedeng tumawad. Manapa, i-increasean, dadagdagan ka pa ng presyo sapagkat ikaw ay captured customer. Ang isa pang pinakamahalaga, pang-apat, the frugal enjoy what they have more, but delight to make gift when they wish. Yung mga matitipid, natutuwa na meron silang mga hawak, mga tangang-tangang salapi, pero nag-i-enjoy silang magkaloob sapagkat meron silang ipagkakaloob. Panglima, pay for most things with cash. Huwag kang mangungutang. As much as possible, pay for most things with cash, not credit. Ha? Pang-anim, when you borrow money, make sure it's a productive asset. Kung ikaw ay manghihiram ng salapi, dapat ay merong kikitain. Pero kung gagamitin mo yan sa kapritsyo mo at mangungutang ka, hindi maganda. Malulugi ka lang sapagkat saan mo kukunin yung iyong ipambabayad sa iyong sariling sweldo, lulubog ka sa utang. Ngayon, ang isang pinakamahalaga, principles of leverage. Itong principles of leverage, hindi lahat ng tao meron ito. Okay? Dito sa principles of leverage, number one na dapat nating pakatandaan, the longer the lever, the greater the impact. Yan ang prinsipyo. Okay? Habang mas mahabang pinga, mas marami ang iyong may kakarga. Okay? Number one principle yan. Number two, millionaires are constantly looking for leverage. Yung mahuhusay at mayamang mga tao, yung mga milyonaryo, ay patuloy silang humahanap ng mapagkakakitaan na ganito ang kaparaanan. Sila'y namumuhunan. Of course, gagamitin nila yung kanilang pera. Ito pa ang tandaan mo. Extremely prosperous people are masters of using leverage. Mahuhusay sila sa paggamit ng other people's money, other people's influence, other people's income, other people's intelligence, at lahat na para sa ibang tao. Ibig sabihin, gumagamit sila ng mga tao para sila ay kumita. Natural yan sa mga namumuhunan. Ang pang-apat, key forms that give you maximum leverage are mentors, teams, networks, skills, and systems. Tandaan mo yan. Ito yung mga key forms na dapat na isakabuhayan mo. Kung magawa mo yan, walang limitasyon ng iyong income. Sky is the limit. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na ibubuhos sa iyo. Ito ang prinsipyong kailangan mong malaman, kaibigan mo, at lalo tigit magawa sa iyong buhay. Ang aking payo, pag-aralan mo ng maigi kung paano mo gagawin yan. Mag-research ka, magbasa ka ng aklat, at ipanalangin mo sa Diyos na bigyan ka ng kakayahan sa bagay na ito. Ang panglimang prinsipyo, siyempre hindi kompleto yung ating paggalap ng maraming mga salapit kayamanan kung wala ka nito. Hindi makulay at ikaw ay selfish. This is the principles of sharing. Dalawang bagay lang ang nais kong makita mo at may apply mo sa iyong buhay. Una, you never really possess wealth but stewards of it until you die, you know. The Creator has a duty to share at least some of it
to elevate others. Yan ang prinsipyo na dapat malaman ng bawat taong sumasagana at bawat taong nagkakaroon ng kakayahan sa buhay na ito. At least, ibahagi mo ang ilan, kung hindi man lahat, sa iba na nangangailangan. Dahil kung hindi mo maibabahagi, hindi mo nalalaman ang tunay na kaligayahan ng buhay. Number two na prinsipyo, generating, using, and spending money is a way that is consistent with your deepest values. Just make sure that it has a healing effect on yourself and to the world. Ibig sabihin, yung ating paggasta, yung ating paggamit ng salapi, ay kinakailangang merong magandang idudulot sa akin at sa aking kapwa. Hindi yung panira, hindi yung masasaktan ng iba, kundi magdudulot ng kabutihan. Pagkagayon, maganda ang patutunguhan at ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy mong matatangnan at mararanasan. Yan ang bagay na mahalaga sa buhay ng isang tao. Kaya nga kaibigan, napakahalaga na yung mga bagay na yon ay dapat nating tandaan at itanim sa ating puso't pag-iisip. Ha? Tandaan natin sa ating buhay na ito yung mga prinsipyong yon na dapat mapasa atin. Ngayon, nais kong ipresent niyo ang ilang biblical reasons naman kung bakit tayo mangalap, magkaroon ng abilidad at maibahagi naman natin. Biblical reasons why we should give. Okay? Ito naman. Number one, it will allow you to experience God's creative provision. Kung ikaw ay magkakaloob, mararanasan mo naman ang kagandahan ng Diyos sa iyong buhay, sa kanyang pagpapala sa iyo, at kung paanong patuloy kanyang pagpapalain. Yan ang mahalaga. At dapat mong maranasan yan, kaibigan ko. Kung hindi, wala. Kaya aking sinasabing palagi at nire-remind palagi na ang ating pagbibigay ay dapat bunga ng ating relasyon sa Kanya. Bunga ng relasyon natin sa Diyos, sa ating tagapagligtas. Sapagkat wala tayong magandang kaloobang ibabahagi at wala tayong pagmamahal na may sishare kung wala tayo noon. Kaya nga ang pinaka-the best at laging inuulit-ulit, kung tunay mong mahalan Diyos, you can give without loving but you cannot love without giving. Ang pangatlong biblical reason na dais kong i-share sa iyo, it will encourage you, your spiritual growth and trust in God. Oh, napakaraming teksto niyan. Deuteronomy 14:23, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ikaw ngayon ay magkakaroon ng spiritual growth at pagtitiwala sa Diyos sa iyong pagkakaloob. Isang bagay na dapat mong maranasan, kaibigan ko, sa iyong buhay. Ang pangatlo, at ito ay mahalaga, it will ensure you of treasure in heaven. Matthew 19:6-21. Hebrews chapter 6 verse 10. Ito yung mga bagay na nakasiguro ka sa kayamanan sa langit. Tandaan mo, kaibigan ko, mahalagang malaman mo yan na sa bawat pagkakaloob mo sa mga nangangailangan, bawat pagkakaloob mo sa mga church projects, bawat pagkakaloob mo sa tithes and offerings, ay ginagawa mo yan dahil sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang pang-apat na prinsipyo na mahalaga na malaman mo, kaibigan, it will strengthen the work of your local church. Sa Acts chapter 2 verses 42 to 47, nandiyan yan. Acts chapter 4 verse 32, 2 Corinthians chapter 9 verses 13 and 14, ang iyong pagbibigay, pagkakaloob ay nagpapalakas ng gawain ng local church na iyong kinaaniban. Kaya yung iyong offering, kaibigan, ay mahalaga. Maraming mga nagkakaloob ng kanilang tithes.
Pero bibihira ang malaki ang kanilang offering. Kaibigan, nais kong tandaan mo ito. Tithe is our test of faithfulness. Subukan ito ng pagiging tapat natin sa Diyos na ibinabalik natin ang kanyang, ang saganang kanya. Pero ang ating offering is our test of generosity and love to God. Ha, kaibigan? Subukan ng ating pagmamahal at ng ating pagiging mabiyaya sa Diyos. Oh, ikaw ba ay dinadaluyan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang mayamang bendisyon at biyaya? Kung nadadama mo ito, magre-reflect yan sa iyong offering at sa iyong pagkakaloob ng local church work support. Mahalaga yan. Number 5, it will give you the opportunity to participate in God's mission in providing for pastors and missionaries abroad. Napakahalaga. Alam mo ba na meron kang opportunity na sapatan ang gawain ng Diyos para sa mga manggagawa niya sa inyong pastor sa local church at sa iba pang mission field na nasasakupan ng inyong misyon. Mahalaga yan, kaibigan ko. Dapat malaman mo yan na hindi limitado ang iyong pagbibigay sa iyong local church, kundi sa pangkalahatang gawain ng ating Panginoon. Ang pang-anim at ito ang huli at napakahalaga at ito ay dapat mong malaman, it will help accomplish needed building projects and renovation of your local church, of your local church school, or church in some areas which they are soliciting your help. Ah, mahalaga yan, kaibigan. Alam mo ba na ang mga pagkakaloob na ito ay God's opportunities for you to be blessed. Yan ay matatagpuan mo sa 2 Chronicles chapter 24, 1-4-14. Okay? Exodus 35, verse 36. 2 Kings chapter 12, 6-2-16. 2 Chronicles 29, 2-10. Itong mga privilege yung ito, itong mga prinsipyong ito, itong mga biblical reasons na ito, napakahalaga na iyong pakasangkutan sapagkat God's golden opportunity for you to be blessed. Kung gagawin mo na matapat ang iyong pagkakaloob at kung gagawin mo na lubos ang iyong pagmamahal at yung iyong pagiging generous sa gawain ng Diyos at sa mga taong nangangailangan sa iyong paligid, ang pangako ng Diyos ay nasa sa iyo. At itong statement na babasahin ko, pakinggan mong maigi. Bible Commentary, page 1131, paragraph 6. God is the source of our abilities. Ito ang sabi. Let all remember that tact and ability do not come from the natural man. Those who depend upon ministers or upon any other men whom they regard as superior to themselves should understand that God is the one who endows man with talent. Diyos ang nagkakaloob ng talento, ng abilidad, ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, hindi ng ibang tao. Tandaan mo yan, kaibigan ko, hindi sa pamamagitan ng lakas mo, hindi sa pamamagitan ng iyong talino, hindi sa pamamagitan ng kakayahan mo at ng iyong abilidad, kundi sa pamamagitan ng mga bagay na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Tandaan mo yan. Isa pang statement sa Spirit of Prophecy, ang mga abilities na ito ay sa Panginoon. God, abilities belongs to God. Ang sabi, God pronounces His blessing upon unselfish, unwearied diligence, and thought we may have but one talent and can make but small investment. Yet God will make the effort fruitful in result. The man who works in faith will realize that his intellect, his affections, his whole power belongs to God, and he will seek to make diligent use of his powers and will improve his faculties and talents. Ang sabing ganon, God pronounces His blessing.
pinagkakaloob ng Diyos ang kanyang mayamang pagpapala doon sa mga taong tapat na dudulog at hihiling sa Panginoon sa kanyang mga bagay na ipagkakaloob upang makamtan ng sino pa mang dinig sa kanya. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaibigan. Ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang ating kayamanan. Siyang magbibigay sa atin ng abilidad. Huwag natin ituon ang mga ang ating focus sa mga bagay na ating nasasalat at nahahawakan. Temporary po yama, lamang yan. Ang mahalaga, ituon natin ang ating pansin sa Diyos na nagkakaloob ng mga bagay na ating tinatangkilik ngayon. Sapagkat itong mga bagay na ating tinatangkilik, madaling mawala. Pero kung meron tayong Diyos, madaling mapapalitan. At muli niyang ipagkakaloob. Tandaan mo ang karanasan ni Job. Nung siya sinubok, tinangay lahat kung anong meron siya. Pero dahilan sa kinilala niya ang Diyos sa kanyang pagmamahal, ano ang nangyari? Sumagana ang kanyang buhay. At kung anong meron siya nung una, nadoble pa. At lalo siyang sumagana. At lalong naging maganda ang kanyang buhay. Tandaan mo yan, kaibigan ko. Ang sabi sa atin sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10, ito ay panalangin ni Jabez. Ang sabi niya, si Jabez ay nanalangin sa Diyos at ito ang kanyang panalangin. Jabez called upon the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you should keep me from harm so that it might not bring me pain." And God granted what he asked. Ang sabing ganon, Jabez called upon the God of Israel, and the Lord heard his prayer request. Ano yung kanyang prayer request? "Oh, that you will bless me and enlarge my territory." Mangyayari yun, kaibigan ko. Ipagkakaloob yan ng Diyos, kagaya ni Jabez. Tandaan mo lamang ang Panginoon ang siyang nagkakaloob. Deuteronomy 8:18, "Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Kaibigan, pagpalain ka ng Panginoon, magkaroon ka nawa ng abilidad na ipagkakaloob ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng masaganang pamumuhay at lubusang matagumpay sa larangan ng pangalakal at sa pinansyal at sa lahat ng kaparaanan. Makamtan mo yan. Tandaan mo, Diyos ang nagbibigay. Pagpalain ka niya. Bringing hope the world over. Hope Channel.